21 na metal studs, tapos 10 pieces na hardiplex. Hello guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel at nandito na naman tayo sa isang panibagong video. Nung nakaraang video ko guys ay tinakil ko yung about sa kisame at saka sa roofing ng aking bahay. Ngayon ay nasa part 6 na tayo. Balikan lang natin saglit yung nasa part 5. May mali akong nasabi doon. Kinurek ako ng isang nag-comment. Sabi niya sobrang mahal daw nung aking Sipar lens. Tama nga siya, na overprice ko. Yung Sipar lens na binanggit ko doon, umabot ng 925 imbis na 356 ang isa. So namali ko yung pagkasabi ng number. Imbis na 40,453, yun yung sinabi ko nung nakaraan, yung sa part 5, ang nagasto ko dito sa roofing kasama ang kisame pati na ang labor nung nagkabit, nasa 30,703 lang po guys, kasi yung Sipar lens ay namali ko ng banggit. Diretso tayo sa ating isang video, no? Ang itong video na ito, itong part 6, ito yung mga division, yung kwarto na ginawa ko, magkano aking nagasto, anong materials ang ginamit ko, at meron din ako mga tips para makamura kayo, galing din sa ating mga subscriber na nagko-comment. Maraming mga comment sa atin na mas magandang ganito, so tune in lang kayo. Ang nagamit kong metal studs guys ay nasa 21, ang size ng kwarto ito ko sa kabila ay 3x3 meters, itong master's bedroom namin, yung nasa likod ng camera na to. Tapos, ang nilista ko dito, yung ginamit ko lang sa pag-division nitong kwarto sa likod, yung 3x3 meters, pati itong ginagamit ko ngayon na office. All in all, sa division na ginawa ko, naka-double wall na yan siya, 21 na metal studs, tapos 10 pieces na hardiplex. Yung 21 na metal studs, tag 100 po ang isa nun, so nasa 2,100. Tapos yung 10 pieces na hardiplex, 4.5 mm, yun ang kapal niya, yun ang standard na ginagamit sa mga bahay, nasa 3,250. 325 po ang isa, bili ko ng hardiplex. Yung door jam na nilagay ko, tag 1,000 yung isa, so dalawa yan sa office at saka dito sa master's bedroom, so 2,000. Dalawang doorknob, tag 400 ang isa, 800. Nag-install din ako ng crown molding dito sa aking office. Kung nakikita nyo yan, papakita ko lang sa video. Apat na crown molding, tag 125 ang isa, so 500 ang apat. Tapos bisagra, 600, gumastos ako ng bisagra. At yung ginamit ko na pangpatibay sa door jam, si Parlins yun. Dalawang piraso ang binili ko, tag 356, so 712. All in all, ang nagasto ko dito sa mga division, pati na yung doorknob, yung pintuan, 13,862. So, ang pagkagawa ko ng kwarto na ito guys, ay papakita ko na lang, naglagay ako ng studs. Yung nilagay ko kasi dyan sa baba, yung tinatawag nilang runner, yung nakalagay sa sahig, ang nilagay ko doon, studs. Pero kung meron kayong U-track, mas maganda, kasi hindi na kayo mahirapan na magtitiko-tiko nyo pa yung Tagalog yung pagtiko, basta yung i-straight mo pa siya para makapasok yung studs na ilagay mo pang frame. So mas maganda U-track. Sabi nila mas maganda daw na gamitin mo screw pag nag-install ka ng studs. Hindi ko lang alam kung mas maganda ba yon, pero ang ginamit namin dito lahat, pati pagkabit sa hardiplex, ay rivets. Tapos yung runner sa baba, tawag nila doon runner eh, yung nasa baba, yung U-track na nilalagay. Ang ginamit kong pang screw doon sa baba, dito sa sahig, ay thick screw. Tapos sa taas, ang ginamit ko ay rivets na malaki, kasi wala namang plywood dito sa taas ng kisame. Ang nasa taas ng kisame, yung Sipar lens at saka yung mga studs. Tinaon ko doon sa mga studs at saka sa Sipar lens na nakalagay sa kisame para makahawak doon yung runner sa taas. Tapos in-install ko na yung mga studs na pababa. Itong door na nilagay ko, pareho lang din to nung door doon sa kabila sa kwarto, yung master's bedroom. Nilagyan din namin yon ng Sipar lens para yung door jam matibay. Kasi pag studs lang ang nandun, tapos walang nakalagay na Sipar lens, baka masira agad kasi manipis lang naman ang studs. So yan ang nagasto ko, 13,862. Pwera pa itong dingding kasi may dingding naman talaga. Yung division lang ang nagastosan ko ng ganyan kalaki. At meron pa palang isa, meron ding nag-comment sa akin na about dito sa pintuan. Sabi niya mas maganda daw yung flush
door. Kasi yung flash door daw magaang. Oo nga, kasi yan, panel door solid na kahoy. Pero yung flash door, magaang yun siya. Hindi yun siya kagaya niyan. Papakita ko na lang siguro sa mga picture. Yan ang aking advice. Kung ganitong klase ang kwarto na gagawin mo, mas maganda yung flash door. Kasi magaang. Meron din akong video kung paano ko nagawa itong kwartong to. Itong sa aming master's bedroom, hindi ko na na-videohan. Pero itong kwarto na ito, yung pagkagawa ko nito, meron akong video. Lilink ko lang dyan sa description sa baba. Kasama na lahat doon. Siguro hanggang part 8 yon na in-install ko itong door jamb, pati ang kanyang door panel, pati ang pag-install ng doorknob. So, tingnan nyo na lang sa description sa baba kung interesado kayong makita yon. Itong mga video ko na ito, guys, ay hindi po ito tutorial. At hindi naman ako electrician, hindi rin ako karpintero. Ito ay DIY ko lang, hindi ako professional dyan. Kung may nakita kayong mali sa mga video ko, pasensya na kayo at sana'y pagtiyagaan nyo at sana maging informative yung mga video ko sa inyo. Ang next ko na video, guys, ang itatakil ko ay yung mga bintana, yung jalousy at saka yung mga pintuan, magkano nagastos ko, anong mas maganda na pintuan na gamitin. Yan siguro ang part 7. At sa huli, yung part 8, doon na yung i-add ko na lahat ng nagastos. Sana ay makorek ko kasi sobrang dami ng resibo. Yung video ko nung part 6 yun o part 5, nalito na ako. Sana ay pasensya na kayo. Basa tayo ng mga comment sa nakaraan nating video. Shout out sa aking mga subscriber na nanonood ng aking video. Salamat sa inyong support, guys. Trod Carlos, Noli Alcasabas, Nards Mal, salamat sa support. Ronald Nunez, andyan pa rin si Ronald Nunez. Salamat, sir, sa inyong support sa aking channel. Ray Buens, MPO, salamat sa inyong support. Jao Map, John Simpson, Sniper Elite, makulit ka talaga, Sniper Elite, salamat sa support mo sa aking channel. Edelberto Pamat, salamat, sir, sa support. Gilbert Salvador, World Mahinay, Josh Makaraig, at si John Carlo Mangonon. John Carlo Mangonon, buti naman at yung tito mo na nakurente ay gumaling na. Mag-iingat tayo lagi, lalo-lalo na sa kurente, guys. Iniiwasan ko na ngayon na gumawa ng DIY ng kurente about sa mga electrical kasi delikado talaga siya. Mag-iingat kayo sa electrical, guys. May tanong dito si Josh Makaraig. Sabi niya, sir, ask ko lang gaano po ba katagal ang bakal na haligi? If baka kalawangin siya, wala ba siyang years life? Sa tingin ko, hindi naman siya kakalawangin pagka nakalagay na siya doon sa pader. Kagaya nitong design ng aking bahay, nakalubog siya sa simento. So, hindi na yan siya kakalawangin. Lagyan mo muna ng pintura bago mo siya ilubog sa simento. Okay lang yan siya. Hindi yan kakalawangin. Si Noli Alcasabas pala yung nag-correct sa akin about sa C-Power lens. Sobrang mahal daw ng C-Power lens ko. Pero yung C-Power lens na sinabi niya, tag 400 at 465 ang price. Yung C-Power lens na nabili namin, nasa 350 lang ang bili namin. So mahal pa rin yung sayo. Bagay, ano na yon, updated yon na price ngayon. Yung sa amin, yung nakaraang taon pa yon, mga 2 years ago na yon. So 356. Hanggang dyan, guys, ang ating video. At sa lahat ng aking mga subscribers, salamat sa inyong suporta sa aking channel. Natili sana kayo. At sa mga ngayon pa lang nakapanood sa aking video, like and dislike, kayo pong bahala. At sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Click nyo rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. At i-like nyo rin yung Facebook page namin. Nandyan lang sa description sa baba ang link, pati na yung aming Instagram. Hanggang dyan, guys, hanggang sa susunod kong video. Keep watching, keep safe. Salamat sa inyong support.